Ilang araw ko nang gustong kumain ng ganitong klaseng pagkain. At umorder ako. Kanino? Sa sarili ko. Kain tayo. Beef pares. Kakailanganin natin dito ng 1 kilo ng baka. At hiniwa ko na pala ito kanina ng pa-cubes. At para sa akin pala, mas magandang gamitin yung may parte na may buto. Kasi mas magiging malasa mamaya yung ating soup. Una nating gawin ay pakuluan itong baka. Lalagyan ko ito ng sibuyas, bawang, paminta, patis at 10 cups of water. Mga 40 minutes ko pala itong pinakuluan. Next is tatanggalin na natin yung mga laman ng baka. Iiwan na natin dito yung mga parte na may buto. Bali yung pinagpakuluan natin ng baka, yan ay magiging soup natin. Titimplahan na natin ito ng fried garlic, spring onion at 1 beef cubes. Haluin lang natin ito at pakuluan ng mga 2 minutes then set aside. Sa isang kawali, maglagay tayo ng 2 tablespoon oil, then ilagay ang ating hiniwang sibuyas, bawang at luya. Once na lumabas na ang pinaka-aroma na itong ating ginigisa, ay ilalagay naman na natin ang ating pinalambutang baka kanina. Igisa natin ito hanggang sa mag-brown ng bahagya. Mas lalabas kasi yung pinakalasa na itong ating baka pag ganitong paraan ang ginawa nating pagluluto. Sunod naman ay timplahan natin ito ng mga pampalasa. Maglagay tayo ng 1/4 cup soy sauce, 3 piraso ng star anise, 3 pieces bay leaves, pamintang durog, at 2 tablespoon brown sugar. Haluin lang natin ito hanggang sa ma-coat lahat ng ating beef na mga nilagay nating pampalasa. Alam nyo ba, dati nagtataka ko kung anong ibig sabihin ba talaga ng beef pares. Yung pala ay kombinasyon ng beef asado or beef stew na may toyo, garlic fried rice, at malasang sabaw. Sabi po yan ni Google, char. Next, lalagyan naman natin ito ng 2 cups ng ating pinagpakuluan ng baka. At kanina, nagtunaw na rin pala ako ng 1 kutsarang cornstarch sa 3 kutsara ng tubig. Ito ang gagamitin natin na pampalapot para dito sa ating niluluto. At itong ating niluluto ay magsisilbing kapares dun sa ating sabaw na niluto kanina. Takpan natin ito at pakuluan ng mga 8 to 10 minutes. Medium fire pala yung gamit ko dito. Mapapansin ninyo dito sa ating niluluto pag okay na siya ay lumapot na yung pinakasabaw niya. Naglagay pala ako dito ng konting seasoning para dagdag lasa na rin dito sa ating niluluto. Sobrang bango nito, gawa siguro ng star anise. At ready na ang ating napakasarap na beef pares. Sigurado, pag natikman nyo ito, hahanap-hanapin ninyo, panalong-panalo ang sarap. Maraming version ng pagluluto ng beef pares. At itong paraan ng pagluluto ko ay paraan ko, char. Sauce pa lang, ulam na, at yung pinakakarne nito, napakalambot. Sigurado, maraming extra rice na naman ang kailangan ko dito. At para mas kumpleto, lagyan na rin natin ito ng fried garlic at spring onion sa ibabaw. At ready to serve na po ang ating napakasarap na beef pares. At syempre, hindi mawawala dito ang kanyang kapares na masarap na sabaw at fried rice. At ang aking pinakahihintay, ang kainan time. Unang sandok, para sa inyo, at syempre, kakainin ko. Ang sarap, napakalambot, grabe. Next naman natin tikman ay yung pinakasabaw niya. At syempre, para sa inyo ulito, yung lasa niya, panalo rin sa sarap. At para naman kumpleto ang ating beef pare, subukan na natin itong kainin ng may kanin. Para sa inyo ulito, pangalawang subo ay para naman sa akin, ang pangatlo para sa inyo, at ang panghuli ay para sa lahat. Yun lang, salamat!